Inakusahan ng Philippine Coast Guard nitong linggo ang mga sasakyang pandagat ng China ng mapanganib na mga maniobra sa siyam na araw na pagpapatrolya malapit sa isang bahura sa baybayin ng bansa. Ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua ay na-deploy noong unang bahagi ng Pebrero upang magpatrolya sa mga karagatan sa paligid ng Scarborough Shoal, isang mayamang lugar ng pangingisda sa South China Sea, maghatid ng mga probisyon sa mga mangingisdang Pilipino, at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ang bahura ay naging flashpoint sa pagitan ng mga bansa mula nang agawin ito ng China mula sa Pilipinas noong 2012. Simula noon, ang Beijing ay nagtalaga ng mga patrol boat na sinasabi ng Maynila na ginigipit ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at pinipigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makarating sa lagoon kung saan mas maraming isda. Sa panahon ng pagpapatrolya, apat na beses na nagsagawa ng mga mapanganib at nakaharang na maniobra ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard, CCG, laban sa BRP Teresa Magbanua, kung saan dalawang beses na tumawid ang mga sasakyang pandagat ng CCG sa busog ng barko ng PCG, sabi ng Philippine Coast Guard sa isang pahayag. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang barko nito ay naliliman din ng apat na barko ng China Coast Guard sa mahigit 40 na pagkakataon. Naobserbahan din ng Coast Guard ang inilarawan nitong apat na Chinese Maritime Militia Vessels. Makikita sa mga video na inilabas ng Philippine Coast Guard ang isang sasakyang pandagat ng China Coast Guard na mga metro mula sa port beam ng BRP Teresa Magbanua bago ito tumawid sa landas ng bangkang Pilipino. Gayunpaman, propesyonal na nakipag-ugnayan ang PCG vessel sa CCG at CMM vessels sa pamamagitan ng radyo, na inuulit ang malinaw at prinsipyong posisyon ng Pilipinas alinsunod sa internasyonal na batas, sabi ng pahayag. Hindi kaagad tumugon ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang kahilingan para sa komento. Ang Scarborough Shoal, na lokal na kilala bilang Bajo de Masinloc, ay 240 kilometro, 150 milya, sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon ng Pilipinas at halos 900 kilometro mula sa pinakamalapit na pangunahing lupain ng China sa Hainan. Namigay ng pagkain at groceries ang Philippine Coast Guard sa 100 mangingisdang Pilipino sa 14 na bangka, sabi ng pahayag. Ang mga insidente ay nangyari 2 buwan matapos ang tensional na standoff sa pagitan ng China at Pilipinas sa mga pinagtatalunang bahura sa South China Sea na nakakita ng banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat mula sa 2 bansa at mga barko ng China na nagpapasabog ng mga water cannon sa mga bangka ng Pilipinas.